Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo itong bagong release ng Tecno. Ito ang Camon 35G. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetic specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Dito sa manipis na box, warranty card. Ang okay lagi sa Tecno, 13 months ang offer nilang warranty sa mga smartphones nila. Itong phone case, hard case ito guys. Ganito ang itsura pag nakasuot. Pag white color yung nabili mong unit, ganito yung color ng freebie na case. Pag black naman, dark color ang kasama. So may freebie din itong tempered glass at kasama rin itong panlinis ng screen. Sa pinakaloob ng box, itong SIM cable o charging cable, ito ay USB Type-C. At ang huli, itong power brick, ito'y supported ng 70 watts. So nag-charging speed test ako dito, nag-start ako sa standard na 20%, nu-full ito ng 45 minutes. Yung SIM ejector nito pala ay nandito sa gilid. Di mo lang mapapansin agad kasi parang nakatago. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na Oyuni Salt White. Available din ito sa ibang colors. Pero sa ngayon, ang alam kong available lang itong white at black. Ganito ang appearance ng texture sa indoor. Yung back panel design, matte textured na mix ng parang paint cloud tapos meron niyang glossy sa gilid malapit sa camera. Ito naman ang itsura sa outdoor. Yung back panel guys ay glass ito kaya ramdam mo mas premium hawakan. Next, boot on na natin. Punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.78 inch na Full HD Plus na AMOLED display. Ang pros, yung punch hole nito guys ay maliit. Unlike sa iba ay naka-punch hole nga ay ang laki naman. Pros ulit, yung bezel ay manipis din na halos dulo-dulo. Sa screen, makakapili ka sa 60, 90 at 120Hz sa refresh rate. Sa Widevine, sa mga nagne-Netflix, meron itong security level na L1 Full HD. Ang network nito guys ay 5G, so test na rin natin sa data speed. So guys, mataas ang result nito. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5GHz ng Wi-Fi, Android 14 version ang nandito. Supported din ito ng NFC. Sa selfie camera naman ay 50 megapixel na meron niyang LED flash. Ito yung sample ng picture. Meron itong dalawang variant, yung 8256 at 8512. Pero itong na-unbox natin, ito yung 256 variant. Sa ngayon, for sale ito ng 10,999 pesos sa Tecno Official Store. Meron din itong memory extension na ang pros, yung flash memory nito guys ay UFS. Balik tayo sa specs. Itong Camon 35G, ang main shooter nito ay 50 megapixel lang talaga. Pero meron itong 100MP mode. Yung ibang lens, di ko na sinama kasi para sa akin ay decoration lang yan. Para sa akin lang naman yun guys. Ito naman ang features or kung ano-ano ba ang meron dito sa camera. Ito naman ang sample ng picture. So meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. Sa video settings, ang meron dito ay 720, 1080 at 2K resolution sa 30fps. Sa 1080p lang, ang meron 60fps, wala nang iba. Nag-check din ako ng video stabilization, ang pros, napakaswabe dito guys.
ang video zoom at photo ay pareho hanggang 8 times. Dagdag details ko lang sa frame, glossy na flat edge, kaya medyo kapitin ito sa mga smudges. Sa right side nandito itong 2 buttons para sa volume, sa baba yung power button slash on off switch. Wala ditong fingerprint scanner kasi nasa mismong screen. Sa left side yung para sa SIM tray. Ito ay dual SIM slot. On the flip side, parang lagayan ng SD card pero sinubukan ko ayaw naman ma-insert. So baka talaga ito ay dual SIM slot lang talaga. Sa ilalim naman yung speaker grill, charging port at primary mic. Sa taas naman yung secondary mic, IR blaster at yung pangalawang speaker. So dual speakers ang meron tayo dito. Ito ang tunog ng speaker. Napansin ko maganda ang tunog nito, balance yung bass at treble. Ang chipset nito ay Dimensity 720 5G na octa-core na ang performance score ay... So nag-game test ako dito, brief ko na lang para hindi sobrang mahaba. Pero meron akong full video ng game test, linagay ko sa link sa comment section. So nag-start ako sa phone temperature na 36.7 at check na rin natin ilang percent ang battery bago ang game. After ng game test mamaya, check ulit natin ilang percent ang natira sa battery at phone temperature kung uminit ba. Ang goal natin dito para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na itetest natin. Result guys ay playable ito sa mga game apps na itinest natin. So after 30 minutes ng paglalaro, nabawasan yung battery ng 8%, sa init naman meron itong 39.0. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing, ako si Kuya Gizmo, a peace!